guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ayan, for today's video, hindi siya related sa sari-sari store, pero isi-share ko na rin sa inyo. Baka makatulong to pag kailangan nyo yung ganitong serbisyo. So, kahapon galing ako sa Maynila at dinayo ko pa tong lugar na ito. So, ngayon kung mapapansin nyo, ang aking ngipin na iba. At kung maaalala nyo, doon sa mga previous vlogs ko ay hindi pantay yung isang ngipin ko dito. So, yun guys, ang pinagawa ko. Pero itong ngipin ko na to, hindi pa siya permanent. Hindi pa talaga ito yung ngipin ko. So, ang pinagawa ko kasi ay porcelain. Medyo matagal daw gawin yun. After 4 days ulit yung schedule kong bumalik sa Maynila. So, dito, isi-share ko sa inyo kung saan makikita ang murang gawaan ng mga denture o yung mga ganito, katulad itong fixed bridge. So, dito sa fixed bridge, dalawang klase siya. May plastic at saka porcelain. Pag yung plastic yung pinagawa mo, ay siya ay makukuha mo rin the same day. Aantayin mo lang siya, madali lang siya. Parang ganito ang plastic. Pero yung porcelain na fixed bridge ay tumatanggal siya mula 10 years hanggang 15 years. Kaya mas maganda yung porcelain. Kahit na mas mahal yon kumpara doon sa plastic. So siguro itatanong nyo, bakit dumayo pa ako sa Maynila? Wala ba dito sa Batangas? Meron din naman dito mga dental clinics. Siyempre meron namang dental clinics dito kahit saan naman may mga dental clinics. Kaso nga lang, ang laki-laki ng diferensya ng presyo dito kumpara doon sa pinuntahan ko. Ito kasing akin, isa lang ang wala. So, nawala siya kasi naikagat ko siya sa chicharon. Alam niyo man dito sa Batangas, pag may okasyon, nagpapatay sila ng baboy tapos hinihiwalay nila yung parting mataba, yung mga taba ng baboy, tapos ginagawa nilang chicharon. So, nung after ma-chicharon, ayan, naikagat ko, naputol siya. Nagkamali ako na pinabunot ko yung putol ng ngipin. Dapat pala, pinakrown ko lang. Para yung natural kong ngipin, yung original kong ngipin, ay hindi mawala. So, nagkamali ako. So, nandun na, nawala na. May mga dentista na hindi naman nila sinabi na dapat hindi yung pinabunot, kundi ipa-crown lang. So, ngayon guys, kahit isang ngipin lang ang wala ko dito, tatlong crown ang kailangan ikabit sa akin para maging mas matibay siya. Kasi totally wala na talaga siyang kangipin-ngipin. Pero kung yan ay may ngipin pa kahit kalahati, katulad nung nangyari sa akin, so, isang crown lang dapat, mas mura. Dahil nga, yan nga, tatlo siya, dito sa Batangas, nagkakahalaga yung isang crown ng 6,000 pesos. So, yung tatlo ay nagkakahalaga ng 18,000 pesos. So, sobrang laki. Ngayon, dahil sa kagustuhan ko mapagawa yung ngipin ko sa mas mababang halaga, nag-search ako. At syempre, nag-canvas muna ako dito sa malapit, baka merong mas mura kaysa ako ibabiyahe pa pa Maynila. At yun nga guys, may na-search ako na napakamura at i-share ko sa inyo kung gaano siya kamura. Pero sa totoo lang talaga, ayaw nila ipabanggit sa akin na ganito yung presyo. So, ang talagang presyo ng kanilang per crown ay 3,000 pesos kung mag-i-inquire kayo sa kanila. Pero yung nakausap ko doon na agent ay binigay niya lang sa akin na mas mababa doon. So, hindi ko nababanggitin dahil sabi nung may-ari nung gawaan ng laboratory, meron siyang laboratory doon, although kala ko laboratory talaga na napakalaki. Maliit lang pala, nagawaan doon, ginagawa yung mga denture, inuukit, may mga machines sila doon, pero may totoong dentist talaga sila sa taas na talagang siya yung gagawa. Nagpapasta nga ako ng ngipin eh. So, marami pa akong pastahin, utay-utay lang, isa-isa lang, at baka mabigla tayo sa gagastusin. So, ayun guys, sa 3,000 per crown ay nagkakahalaga siya ng 9,000. Kumpara dito, kung dito ako magpapagawa ay 18,000, diba? So, kalahati ang na-menos ko. Kahit mamasahe ako, kahit kumain pa ako doon, ang laki pa rin ang na-discount ko sa pagpapagawa. Kasi, direkta talaga sila sa laboratory. Hindi ko alam kung bakit mas mahal dito sa Batangas, siguro doon pa sila dumadayo ng pagpapagawa o wala silang sariling laboratory. Pero kung makikita nyo doon sa likod ng CEO, sa malapit doon sa mga pwestong yun, sunod-sunod yung mga dentista doon. At alam nyo ba, sinundo pa kami ni ate doon sa SM Manila, kahit kaya naman namin hanapin kung saan yung kanilang dental clinic. Bakit? Tinanong namin si ate kung bakit kailangan kaming sunduin doon sa SM Manila at siya pa yung nagpamasahe sa amin papunta doon sa dental clinic. At dahil nga sila ay nasa kasuluk-sulukan, marami pa kaming makikitang dental clinic bago makarating sa kanila at ang posibleng mangyari pag kami ang dumirekta o nag-walk-in doon, makakawayan pa sila ng ibang mga dental clinic at maaagaw kami sa kanila as client. Sobrang grabe yung competition doon. Kaya sobrang mura ng pagpapagawa doon. So kung hindi man itong i-recommend ko sa inyo ang mapuntahan nyo, punta lang kayo doon malapit sa kanila. Sobrang dami doon pagpipilian. So hindi pa tapos tong video na to. Papakita ko sa inyo yung pagkakabit ng mismong bridge dito sa aking ngipin. Pero totally hindi ko papakita sa inyo kasi ayoko makita ninyo yung itsura ng ngipin ko. Kasi ang pangit niya talaga. Mag-search na lang kayo sa Google kung anong itsura ng ngipin pag
bago kabitan ng bridge. Ito yung mga itsura ng mga ngipin bago kabitan ng fixed bridge. So talagang babawasan ng doktor yung ating ngipin, yung original teeth natin, para magka siya yung fixed bridge. Yun lang ang disadvantage doon, yun yung consequence doon. Babawasan yung ngipin mo kahit na matibay pa yon, kahit buo pa yon, para mapagkabitan. Makikita niyo yung vlog ni Vice Ganda, nagpagawa siya ng veneer teeth. Lahat ng kanyang ngipin binawasan talaga, pinaliit, para yung veneer teeth ay masalpak sa ngipin niya. So, ganun din yung ginawa dito sa atin. Isasacrifice mo yung buong mong ngipin para mas maging maayos at mas maging maganda yung ngipin mo. Then, click ka rin po yung ano ba rin niya? Ano po, ma'am? Good health check po, ma'am. Ah, ganito. Sa gustong malaman ang location o kung saan matatagpuan yung mga dental clinics na yon ay hindi ko rin po alam. Charot lang. Taga rin ako sa Batangas. Garin nila ang aking ginawa. Ano ho? Ang binigay kasing address nung agent ay located daw sila sa San Rafael Street, San Miguel, Manila. So, sinundo naman kami nung una, nung agent, sasakayan na papunta doon. So, hindi ko alam kung paano papumunta doon. Pero nung sunod na schedule ko na, nung time na i-install na yung ngipin ko, ako na yung naghanap kasi nga may down na ako doon, mga kasari. So, hindi na ako pwedeng sunduin kasi meron na akong pera doon sa kanila. So, wapakals na sila kung makuha man ako ng ibang mga dental clinics kasi meron na akong schedule sa kanila. Kung kayo ay mag-LRT daw, ay pwede kayong bumaba doon sa Central Station kung yun ang sasakyan nyo. So, ako naman guys, ang ginawa ko from Buendia, kung saan ako bumaba from Batangas, ay sumakay ako ng jeep na biyaheng Loton. Then, bumaba ako doon sa Loton nga mismo. Naglakad ako papuntang SM Manila. Sa SM Manila, sa gilid noon, merong mga sakayan doon ng jeep na dumadaan sa San Sebastian Church. So, bumaba ako doon sa simbahan. Tapat yun ang 7-Eleven. Then, ikaw ay tatawid ng pedestrian. Malapit daw sila sa DSWD NCR Manila. Basta likod lang sila ng CEO at malapit sa Bimapa High School. Doon, magkakatabi na yung mga dental clinics. Marami ka na doon pagpipilian. Tanong-tanong ka na lang doon. Or kung gusto mo mas madali ang pagpunta doon from SM Manila, may mga nakikita ka doon mga e-trike. Ang pagkakaalam ko, 100 yung siningil sa amin doon kay ate nung kami ay sumakay doon. Nung ako'y nakikipag-transact kay ate sa messenger, ang una kong tinanong talaga sa kanya kung legit sila. Baka kasi too good to be true sa sobrang baba ng kanilang price, diba? Sabi naman nila pangalan lang daw ang puna nila dito sa business na ito. Kaya ibig sabihin, hindi nila yung sisirain dahil laang sa hindi magandang serbisyo nila. Mga CEU graduates daw at mga board pa sir ang mga dentist na naka-affiliate sa kanila. Yun yung pinanindigan niya talaga. Nangyari kasi sa akin dahil ang nakonta ko ay yung laboratory sa Facebook. Doon ako may transaction sa kanila. Pero yung dentist na gumawa at nag-install ng ngipin ko ay may sarili din silang laboratory. Si yun na to? Si dentist rito. Kapag hindi dental clinics. May nakita din ako na libreng gawaan ng mga dentures kasi ang gumagawa noon yung mga dentistry students pa lang. So, hindi pa sila professional, hindi pa sila graduate, hindi pa sila board passer. Parang nagpa-practice pa sila. Minsan, ikaw pa yung babayaran pag ikaw ay nagpagawa sa kanila ng mga dentures. Kaya much better kung interested kayo ay mas maganda nga talaga na kayo na lang pumunta dito sa location. At pwede kayong mamili kung saan ang gusto nyong dental clinic at kung saan kayo makakamura. Feeling ko kasi parang mas mura kung direct kayo sa dental clinic and laboratory. Pag nakarating ka dito sa laboratory, huwag mo expect na sobrang ganda ng place kasi nag-expect din ako. Pero yung kanilang mismong dental clinic, okay naman kaso masikip. Hindi katulad ng mga nakikita nating mga dental clinics na maluwag, talagang maganda yung pwesto nila. Pero dito ha, masasabi mong okay yung dental clinics kasi mayat maya may mga pumapasok na clients. Mayat maya may mga schedule ng ng braces, pag-adjust, ganyan. Maraming pumapasok na clients dito. So masasabi ko doon pa lang na legit sila. At meron ako nakausap na isang customer nila na from Valenzuela pa na bumalik doon para magpagawa ulit ng pustiso kasi dati daw doon na rin siya nagpagawa. Hindi lang daw ako yung pinakamalayong pumupunta sa kanila. Malayo daw ng pinagbulan ng mga clients. Yung iba daw mga tawid dagat pa na dumadayo pa talaga para mas makatipid doon sa babayaran sa pagpapagawa ng ngipin. Si madalas doon nakita ko sa kanilang FB page ay buong harapan ay pina-crown o pina-fixed bridge ng client. So, dadayo ka talaga ng malayo para lang makatipid ng mas malaki, di ba? So, dito naman, ito yung pagbabalik ko ng schedule ng pag-install ng ngipin ko after 4 days. So, ang aga ko umalis. At naglalakad ako, makikita nyo yan, may mga dental clinics papunta pa lang doon. Ayan ang DSWD Manila. So, ito naman yung kung saan susukatan ka ng ngipin mo. At ito naman yung dental clinics mismo ni Doc. Ayan. Diyan yung waiting area. May mga license talaga sila to operate. May mga permits sila. So, makikita mo talagang legit ang kanilang dental clinics.
1,000 years later. Hi guys! So, ito na yung resulta ng pagpapagawa ko ng fixed bridge. Hindi na siya temporary. Ayan, kung makikita nyo. Hindi na siya katulad nung nakaraan. Dahil ito yung nakasimento na talaga at wala ng tanggalan. Hindi to denture. Hindi to natatanggal at parang siyang natural teeth. So, dahil parang may foreign object tayo dito kasi hindi naman to yung talagang ngipin natin. So, naninibago pa tayo. At yun nga, nagtagal kami doon sa pag-trial at sinukat muna bago ikabit. So, nakadalawang bawas ito kasi ayaw ko ng mas mahaba. Yung una kasi ay mas mahaba yung dalawang ngipin doon. Dahil sabi ng doktor, yun daw yung talagang ngipin. Mas mahaba yung dalawa sa harapan. Since gusto ko mas maging natural at kung saan na sana yung tao sa itsura ko, pinabawasan ko ng pinabawasan hanggang magpantay. Sabi niya, mas mahaba na raw yung pangil ko kaysa dito, pero dapat daw, mas mahaba ito kaysa sa pangil ko. Ang nangyari, mas mahaba na yung pangil ko. Pero okay lang, gusto ko mas natural yung kalabasan ng ngipin ko, kaya pinabawasan ko. So ayan, ang sabi ng doktor, huwag mo na daw ikagat ng malalagkit, yung mga sticky foods, mga matitigas, katulad ng mga mais, prutas na kinakagat na matitigas, huwag daw muna kasi parang hindi pa totally sobrang tigas ng semento na inilagay. Talagang hinalo-halo ng dentista doon sa harapan ko yung puting mixture na inilagay doon sa porcelain na fixed bridge bago isinalpak. Tapos diniina ng doktor para tumigas siya doon para hindi muna siya malaglag at mag-fix. Tinuunan ng husto ng ganyan. So, ang kagandahan dito, hindi siya mapapasok ng kahit na anong pagkain, hindi siya masisingitan kasi meron na nga siyang simento sa loob. Kumbaga, nakasealed na siya. Pero mas maganda pa rin daw alagaan ang husto. Mag-toothbrush lagi at gumamit ng mga gargle para mapangalagaan yung ating fixed bridge. Syempre, peke na ito. Hindi na to yung natural nating ngipin. Ayan. So, wag daw tusukin ng toothpick. Meron pang mga simesimento sa ilalim na hindi masyadong natanggal ng doktor. Pero sabi naman ng doktor ay matatanggal naman yun pag nagtututbrush. So, wag daw lang didiinan ang gusto yung pagtututbrush. Share ko lang sa inyo yung experience ko sa pagpapagawa ng ngipin. Hindi na ako nagpa-denture kasi yung denture minsan hindi maganda yung amoy nun. Lalo na kung hindi quality yung denture na pinakabit mo. At hindi ako nang may tinatanggal. Every time na magtututbrush ako, gusto ko ay nandiyan na nga lang siya naka-fix. Although may kamahalan siya, okay lang. Total naman hanggang 10 to 15 years ito, depende sa pag-aalaga natin. Ayan, kinain ko kanina ng ice cream. Nag-search muna ako sa Google kung ano yung mga bawal. Hindi naman sinabi doon ang bawal ang kape, pero isa sa dahilan, bukod sa hindi ko na gusto at hindi na pantay yung ngipin ko doon sa denture kasi yung plastic nga ay lumiliit, ay pangit sa video pag ako nagba-vlog. At para na rin sa sarili ko to, para mas confident ako. Naman kahit paano madagdagan yung confidence ko. Ano? So, yan lang guys. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Salamat guys. Ingat. Bye-bye. Happy selling. God bless.